What up, creatures? So today, may bago na naman tayong alaga, no? Plus, acrylic enclosure. So bago tayo magsimula, gusto ko lang pasalamatan yung mga kaibigan kong vlogger dyan, no? Yung team namin na ExoPH Community, no? So maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo kayang isa-isayin, pero ipapakita ko na lang yung mga channel nyo. Ganda nila, no? So, lalagyan natin sila dito. Mas maganda. What up, creatures? So, today, papakilala ko muna sa inyo yung aking 5 years old male Shih Tzu na si Buster, no? So, medyo may kasungitan to. Sanghay naman dyan. Hindi kasi natutulog to, tapos ginambala ako kasi gusto ko lang ipakilala talaga sa inyo. Ayun o, alis na siya mag-isa. So, titingnan muna natin ang ating rest sa turtle, no? So, ito yung ating rest sa turtle. I-try natin i-feed muna bago tayo mag-start ng video. Ito na yung kakain yan. Matakaw yan mga pare ko eh. Hindi ko lang alam pero para sa akin, sa tuwing nakita ko silang ganyan, nakakasatisfy talaga. Hintayin natin tumaubos bago tayo magsimula. I-try natin i-hand feed, no? Lakas kumagat. Nope. Tatlo na lang, mauubos na yan. Dalawa na lang, magsisimula na talaga. Sumablay. Nani? Omae wa mou shinde iru. Wait lang, ililipat ko muna yung turtle kasi dito natin i-vlog yung scorpions eh. What up, creatures? So today, eto na, magsisimula na talaga tayo. May bago tayong alaga na dumating, no? So meron din kasamang enclosure yan, no? Napakastig nito. So ito ay acrylic enclosure, no? So kung makikita nyo, sa tap lang yung opening niya. And then, wait, i-check natin yung loob. Ang loob niya is may free na hide, which is ito. May free rin na ganito. Kokopit with mga bato and then moss. So, it's good naman, no? So, ito naman, tatlo to. So, dalawang forest scorpion and then yung freebie niya na lats. So, tingnan natin. Buksan muna natin yung camera, syempre. Thank you.
sakit. Ayaw maalis. So, tingnan muna natin itong mga scorpion na to, no? Because, first time ko lang talaga magkakaroon ng forest scorpion. So, ito yung una. Yung forest scorpion natin, no? Angas. Yan yung una. Yung pangalawa natin, waiting na natin. Hirap talaga buksan, ganun. So, ito yung pangalawa natin, no? Pangalawa nating forest scorpion. Angas. So, meron din tayong free lots. Madami-dami ito. Tingnan natin. Ang dami. Pwede, pwede. Uy, may nakawala po. May nakawala pang lots. So ayun, nakita na natin yung ano, yung mga bagong alaga. Doon naman tayo sa enclosure, no? Ito yung acrylic na enclosure na yun. Ito na yung free niya talaga. With cockpit na rin. And yan, mga bato. Mga bato. Meron din tayong hide. Ilang baka masira eh. Ayun yung hide na ginawa niya para sa atin. And then ito rin. Pwedeng-pwede na, ano. Ano, alisin muna natin yung mga sticker dito para mas makita natin yung ganda. So, first time ko lang magkaroon ng acrylic enclosure, no? Hindi po ako yung gumawa nito, ha? Baka sabihin nyo ako yung gumawa, eh. Hindi ko maalis ha, paano ba to? Wait nga lang, hindi ko maalis eh. Kailangan nating ingatan to kasi ano, parang ito yung pinaka-fragile na part dito sa enclosure na to. Oops. Okay, almost done. So, dito lang tayo nagkatalo. Kung saan pa yung harapan, nung hindi ko pa maalis, tinan nyo. Napunit ko pa. So yon, maganda naman, no? Actually, maganda talaga. Mahirap nga lang alisin yung sticker. Doon ako nahirap na kaya medyo nadumihan ko ata eh. So, set up muna natin. Wala pa lumalabas. Ano to, kailangan ditulak. Ito lang ka-basic yan, oh. Ito lang ka-basic yan, oh.
So yung glue gun para ano lang dito, pang suporta lang. No? Yung para hindi gumalaw-galaw, kasi pag gumalaw-galaw eh baka maipit pa yung scorpion natin. So kaya ganyan. Mas maganda nang nag-glue gun natin kahit paano. So yung substrate ko is medyo moist because for scorpion sila. Eh sa common name pa lang nila, eh alam mo na yung ano nila, yung environment nila, no? Ang mga forest scorpion ay sanay sa moist and damp na substrate, no? Hindi naman sobrang damp, pero yung may pagka-moist talaga, as in yung hindi sila madadry. Hindi kasi sila katulad ng desert species na scorpions, no? So yung mga desert species na scorpion is hindi na kailangan ng mist. So they consume hydration doon na lang mismo sa mga prey, nakakainin talaga nila. Ayokong madumihan yung enclosure ko. So ito, ayan kung nakikita nyo mabuti. So ganyan yung substrate nila, ayan yung hide nila. So meron pa tayong pang-decorate yung bato na yan. So yan, sa ko muna. Dami. So nalagyan ko na siya ng bato saka substrate. And then may kulang pa, which is yung ating moss. So may isa tayong plastic na moss. May kalata. Oh. So ito yung mga moss natin, no? So maganda rin ng moss talaga, lalo na para sa mga forest scorpion. Kasi yung nga alam nyo naman na ang moss is nakakapagpaganda ng enclosure at nakakapag-hold ng humidity. Nakakapag-retain sila ng moisture. So okay na ang ating enclosure. So nilagyan ko na ng flush, no, para mas makita nyo yung ganda. So ayoko muna kasi buksan yung flush kasi nga na ano, nagbi-blink siya pag ano na sobrang sa tagal. So ganyan kaganda yung enclosure natin para sa ating scorpion, ang Heterometrus longimanus. So dalawa yan. So according sa seller is 3 instar daw to. So yon, 3 instar ang ating dalawang longimanus. So pagsasamahin natin silang dalawa kasi siblings naman sila. And may mga nakikita rin ako research na pa pwede sila pagsamasamahin without any cannibalism na nangyari. So try nga muna natin silang palabasin. So yun ang ating longimanus. So ito yung pangalawa, no, nalagay natin dito. So yan, ang ganda nila, no? Panalo. So lalagay natin sila dito. Mas maganda. Ito na sila ngayon. Ayan ang ating longimanus, no? Kung makita nyo naman, para talaga silang nasa forest.
So yun, kung nagustuhan niyo yung video, please hit the like button. Kung may mga nakita kayong mali, please comment down below. So para sa akin, magiging advice na yun. Sana nagustuhan niyo yung ginawa kong enclosure para dito sa ating forest scorpion. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Exo Creatures, happy keeping peace!